Clunky. Hello po, good morning. Good morning po sa lahat ng kapamilya na nanonood sa kanilang bahay at of course, nandito sa studio. Clunky, saan ba nanggaling itong pangalan mo, Clunky? Ano po yan? Actually, nanggaling yan sa tukso ng mga friends. Kasi nung siyempre, medyo teenage years, mahilig kang uminom, mag-happy-happy. Tapos, medyo pag sumasagad, di ba, nagbabaliw-baliwan tayo and everything. So, kaya tinawag na Clunky is because naging nick ko na dun sa laging baliw-baliwan tuwing nalalasing at umiinom. Or parang so yung Clunky, parang kwang-kwang. Yes. Parang krum-krum. Or pwede rin Clunky. Parang Clunky. Wala ng iba. Kasi Clunky, aminado ka naman daw na dati ay talagang parang medyo napariwara ka. Kailan to? Tsaka paano? Ah, yes. Kasi diba, men, yung nanay ko ay nagtrabaho sa ibang lugar. Tapos yung daddy ko is busy being public official. So, kumbaga, ikaw lang, no, yung wala masyadong magbabantay sa'yo. Feeling mo, you're free to go anywhere, free to do anything. So, medyo sumobra. So, and enjoy mo yung ang iyong sobrang enjoy. Ng kalayaan. Oh, yes. Then, suddenly, na-realize mo na lang na, hindi pala maganda. So, medyo thankful na rin kasi mabilis lang yung span. Kaya lang napabayaan yung studies, napabayaan na rin yung responsibilities. Oo, pero alam mo, Clunky, kasi marami naman sa atin na dumadaan sa ganyan, di ba? Pero ang importante, kung sino ka ngayon at ano ka ngayon. Yes. Actually, marami po nagsasabi na, so siguro na masasabi mo successful ka na. Sabi ko, hindi pa. Kasi masasabi mo successful ako pag ako na yung nakakatulong fully. Hindi lang sa family, pati sa friends, pati dun sa mga kamag-anak. Kasi ngayon medyo pasimula pa lang din ako. No, late bloomer yung aking buhay. So, hopefully, magtuloy-tuloy and eventually everything will turn out good and yes. Better, diba? So, ito, yes, Ma'am Shikars. Ito kailan naman sa point ng buhay mo na na-realize mo, Clunky, na medyo tumatanda ka na at kailangan na maging straight yung path na gusto mong lakaran. In short, hindi ka na tambay-tambay lang. Well, 6 years ago, yung nanay ko, di ba, caregiver sa States. Then, yung tita ko actually nagbabantay sa amin. Tapos, meron biglang dumating yung time na parang bumigay yung katawan niya. Ng nanay mo. Sa sobrang pagod sa work and everything. Kasi minsan, nagwo-work siya, 24-hour shift, 2 days, ganyan, dire-diretso. Siyempre, caregiver, wala ka naman ding magagawa. Then, kailangan niya nang umuwi. So, that was 6 years ago. So, nung umuwi siya, hindi namin alam. Nalaman ko lang na umuwi siya, 3 days na nandito na siya. So, ang nag-asikaso sa kanya, yung mga kapatid niya. Na very thankful naman kami na gano'n. Tapos, nung dumating siya, nagulat kami kasi hindi maganda yung lagay. Hindi siya natutulog for 3 days straight, 4 days straight, kahit may health na nung mga gamot, sleeping pills. Oh. Yes. So, medyo nakaka-worry. Then yun na, tapos yung isang tita ko, kinausap na ako na parang, paano yan? Wala na magpo-provide. Kasi yung nanay ko lang yung nagpo-provide before, so wala na. Then yun, yung mga huling pera yata na nasa tita ko na naipon ng nanay ko, yun yung sinabi niya, sige, hanap ka ng trabaho and everything. Then, very fortunately, meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa isang malaking-malaking salon. Sabi niya, we need hairdressers, hairstylists. Hindi ako marunong. Tapos sabi niya, don't worry, tuturuan ka namin. Matututunan mo. Magtitraining ka. Yes. And also, dahil doon, 8 years since then, doon pa rin ako nagtatrabaho sa company na yon. And they are very understanding na yung aking journey sa Miss Q&A, naiintindihan nila. Wow. Very good naman sila. Loyal ka naman. Ayan. Naging loyal. Ito nga, Clunky, nasabi mo nga kanina na caregiver si Ma'am Shimo, 10 years pala siya doon. Actually, more pa yata. Siguro mga 12. 12 years. So, yes. Never siyang umuwi kahit na nagkasakit na yung at pumanaw na si Papa mo. Yes. Masakit eh. Kasi yung dun sa journey niya dun sa US niya, hindi naman kasi madali yung simula nun. So, may mga issues na talagang hindi talaga kaya. So, ang pinaka nakakaano dun is kami yung nandito, kami yung nagbantay, kami yung nag-askaso ng lahat. Pero siya yung nagsasabi ng, okay lang yan. It happens. Relax lang kayo. Matsusurpass natin yan. Pero hindi mo kasi alam kung ano yung nasa isip niya kung nung nandun siya. Kung okay ba siya, kung ano bang nararamdaman yes. niya. Kailangan niya kasi magpaka-strong eh. Ganun ang mga mamishi. To think siya yung nandun, pero siya yung strong. Eto, Clunky, sa mga pagkukulang mo sa nanay mo, paano ka ngayon bumabawi? Sa ngayon, since na nagsisimula pa lang ako, hindi ko pa rin masabi kung paano at kung nakabawi na ba talaga ako. Pero
in God's will, sana ma-fulfill ko lahat ng nasa isip ko ngayon. Kasi maganda yung plano ko eh. At hindi lang kasi sa akin, para sa lahat yon. At hindi natin nililimit yung plano dun sa akin, sa family, sa relatives. Lahat po nang tumutulong sa akin, start ng journey ng Miss Q&A, and ever since, lahat sila, pag umayos po tayo, don't worry, lahat po kayo kasama sa atin. Ay, hindi ka nakakalimot. Yes, ma'am. Yan ang maganda. Oo. Alam mo, Kwangki, para talagang mas ganahan ka sa laban mo ngayong Sabado, may nagpaabot ng mensahe para sa'yo, and you have to read it. Akala mo, watch it. Read it. Okay. Ayan. Thank you. Thoughtful, that's you. Kwangki May Chichi. Ay, kilala ko na sumulat nito. Laban lang tayo, girly. Continue to enjoy your journey. Salamat sa lahat ng tulong mo sa ating pamilya. Alam naming nakikita ka ni Daddy ngayon sa heaven at tuwang-tuwa siya na ang junior niya ay dalagang-dalaga na. Ang laban mo ay laban ng Florendo Clan at ng lahat ng mga taong sumusuporta sa'yo. Mahal na mahal ka namin. Love your family. Thank you po. Actually, hindi kasi kami sanay sa ganito. I was asked yesterday kung sino daw yung kasama ko. Kaya sabi ko, baka po pwedeng wag muna. Kasi hindi kami, parang ayoko muna silang i-expose muna sa ganito. Kasi nadidistract po ako pag nandyan sila. Siyempre, emotionally. Kahit dun sabi ko nga sa Saturday, pinag-usapan namin na walang sasama sa mga relatives, family member. Kasi pag nandun sila, medyo nagiging emotional ka. Baka madis. Pero sa, pagsabi, pagbasa mo ka sa kanya, Achichi, sino ba yung ay, feeling mo nagsulat niyan sa'yo? Ate ko to. Ay, si ate. Anong gusto mong sabihin sa ate mo at sa family? Laban tayo. Marami tayong struggle, sobra. Hindi nga natitigil eh. Pero we should be happy. And yes, we have to think God and all the people na nandyan. Kasi kung never ending sa tingin natin yung problems, never ending din pala yung buhos ng biyaya and blessings. Tama, tama. So mas lamang yung yes, blessings.